Paano ako nagkaroon ng GCash kahit nasa abroad ako? Ayan. So, mayroong dalawang paraan para magkaroon kayo ng GCash account kahit nasa ibang bansa kayo. Una is, kung mayroon kayong roaming number, ayan, pwede nyong gamitin yan. Mag-download lang kayo ng GCash at yung roaming number nyo ang gagamitin nyo dyan pagkatapos nyo mag-register. Or, kung wala man kayong roaming number katulad ko, pwede kayong gumamit ng GCash account sa mga kamag-anak nyo. Halimbawa, sa anak nyo, sa kapatid, sa nanay o sa tatay, or kahit sino, basta yung mapagkakatiwalaan. Ayan. So, ang gagawin nyo lang is, mag-download kayo ng GCash, and then, doon sa login, ang ilagin nyo doon is yung number ng GCash na ginamit nyo at yung password. At kailangan, pag nag-login kayo, kailangan i-inform nyo yung may-ari ng GCash na yun o yung may-ari ng number na yun. Kasi pag nag-login kayo doon sa GCash, hihingi yung GCash ng one-time password doon sa number na nilagay mo. So, kailangan within 5 minutes, maipasa niya yung number na one-time password na sinend ng GCash. Okay? Ganun lang kadali magkaroon ng GCash sa ibang bansa. Kasi sa GCash, ang daming pwedeng gamitan. So, halimbawa ako, ginamit ko yung GCash ng anak ko. Kaya ayon, ngayon, nakakapagbayad na ako ng aking pag-ibig na walang hassle. Kahit saan, pwede ako magbayad kahit kailan. Kasi ang GCash ay gamit ng mga OFW. Dahil ang pag-ibig natin ngayon ay mandatory na siyang babayaran. So, hindi na kailangan pumila, hindi na kailangan mamasahe para magbayad lang ng iyong pag-ibig or kahit anong klaseng bills. Okay? So, yun lang. So, ngayon, magbabayad na ako ng aking pag-ibig gamit ang GCash. Ng pag-ibig contribution using ang GCash. Ayan. So, at first, mag-login lang kayo ng iyong GCash account. Ayan. And dito na tayo sa aking GCash wall. Ayan, pagka-login nyo, i-click nyo yung view all. Ayan. At dito sa view all, hanapin nyo yung government. Ayan, government. Then, so government, hanapin nyo ang pag-ibig. Ayan, may tatlong pag-ibig dito. Pag-ibig, pag-ibig employers, pag-ibig OFW. So, ang pipindutin natin ay pag-ibig. Ayan. Dito sa pag-ibig, ayan, ilalagay natin yung amount ng babayaran natin. Okay, halimbawa, magbabayad ako ng aking pag-ibig is 200. Ayan, you will be charged a service fee of 5 pesos. Ayan. So, 200 lang nakalagay dyan. Paglabas ng resibo, mayiging 205 yun. So, kailangan be sure na yung GCash nyo ay may lamang pera na higit sa 200. Okay? Then, select type. Ayan. Dito sa select type, mamimili kayo kung anong babayaran nyo. Members contribution, modified pag-ibig savings, o housing loan. So, ang babayaran ko ngayon is members contribution. Then, account number. Enter 12 to 20 digits EMID number. Yung EMID number nyo. Doon sa kung ano yung pag-ibig number nyo, yun ang ilagay nyo dito. Okay, enter. Sa akin is, yan. Period covered from. Yan. Period covered from. Halimbawa sa akin ay, babayaran ko ay, ngayong buwan na to, January.
2023 at ngayong buwan na to, ngayong araw na to, January 25, 2023. Ayan. And is ganun-ganun niyo lang 'yan. Ayan, kung anong buwan ang gusto niyo babayaran niyo. Kung anong pitcha, ayan. Pababa, paano lang 'yan? Okay. So sa akin is January. January 2023, 25, ayan. Is it okay? Then, period covered, 2. So, hanggang kailan yon? Okay? So, yung sa akin is, hanggang February, kasi isang buwan lang yun. Ayan. So, February 25, 2023. Ayan. Then, email address, optional yan, pwedeng lagyan, pwedeng hindi. Ayan. Then, next. Ayan, pag-ibig confirmation, tingnan yung account number kung tama, yung period covered from and period covered to. Please note that several biller charge a service fee. Ayan. Ngayon, i-confirm na natin. Yan, first time ko yun itong ginawa na magbayad ng pag-ibig ko gamit ang GCash. Click confirm. Okay, congratulations! Payment received. Pag-ibig, ayan. Naging 205 siya kasi sa service fee na 5 pesos. Ayan. Okay. So, nakita nyo yung arrow na yan. I-click nyo yan para ma-save yung resibo nyo. Okay? Click natin. Receipt, save. Ayan. Okay? Ayan na. Yun lang. Thanks for watching. Ayan guys. Ganun lang kadali magbayad ng pag-ibig contribution gamit ang GCash. And kung sa tingin nyo ay may natutunan kayo sa video ito, please click like and subscribe at pagka-hit na rin ang notification bell para ma-notify kayo tuwing mag-upload ako ng bagong video. Okay?